Kapag sinaktan mo ang isang Pinoy basketball player, ay yari ka na. Muli nating balikan ang mga laban dati ng ating mga PBA superstar at pag-usapan natin. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell button para updated ka sa mundo ng basketball. Sa laban ng ating national team kontra sa Iraq national team ay grabe noon at sobrang physical talaga ang laban. Kis-kisan talaga bago ka makarebound. At sa sequence nga na ito ay involved si Carl Brian Cruz at isang Iraqi ay talagang nagbigayan at magaling lang talagang umarte ang isang Iraqi dahil sa kunwaring natamaan siya. Kitang-kita naman sa video na flapping ang ginawa niya para makakuha ng favor sa referee. Sa laban naman ng ating national team kontra sa China noong FIBA Asia 2017 ay nakatapat ni Calvin Apueba ang itinuturing din na bad boy din sa China. Nagkabigayan siyempre, pinabagsak si Calvin Apueba at siyempre kapag ang Pinoy nasaktan, gaganti ito agad. Yan ang Pinoy pero pagkatapos ng laban na ito ay agad namang nagsorry si Calvin Apueba sa buong Gilas Pilipinas team sa nagawa niya. At sa commissioner noon na si Chito Narvaza, bumawi lang daw siya dahil sa una siyang binigyan. Sa sequence naman na ito, bagamat napakalaki ni Asik na isang NBA player, ay hindi naman nagpa-intimidate ang ating Pinoy Sakuragi na si Mark Pingres. Talagang pinakita niya kung gaano katapang isang Pinoy pagdating sa basketball. Sa mga panahong ito, bagamat talo tayo, ay hindi tayo naiiwanan sa mga laban kahit sobrang lalakas ng team na nakakalaban natin noon. Hindi katulad ngayon sa bagong edisyon ng ating Gilas Pilipinas ay tinatambakan lang tayo. At ang pinakasikat sa lahat ng gulo na nangyari sa laban ng ating national team ay ang laban kontra sa Australia, bagamat ayaw nating may mangyaring ganito sa bawat laban ay hindi naman pwedeng binubuli lang tayo sa sarili nating bansa. Kaya nangyari ang mga nangyari, alam mo naman ang mga Pinoy pagdating sa ganito ay hindi rin nagpapatalo. Sa nangyaring ito, siyam na player ang naban sa paglalaro sa international competition. Pinagbayad din tayo dito at naka-apekto ito sa mga future game ng ating national team. At ang rest back ni Asi Taulaba sa ginawa sa kanya ng isang Malaysian national team player, kitang-kita sa video na nasaktan talaga si Asi Taulaba kaya hindi nito napigilan ang pagbawi dito. Binigyan ng technical foul ang Malaysian player at natanggal ito agad sa laban, habang si Asi Taulaba naman ay binigyan din ng technical foul pero hindi naman siya natanggal sa laban. At ang pinakahuli ay si Hodor o si RDO, ang pambansang siko ng Philippine Basketball o PBA. Sa laban nga ng Gilas Pilipinas versus Kuwait ay may hindi inaasa ang pangyayari. Bagamat panalo na sana ang ating Gilas Pilipinas ay may kakaiba pa rin nangyari. Bigyan kasi ng low blow si RDO ng isang Kuwait player pero ito ang isang pagkakamali na nagawa niya. Ang pambansang siko pa talaga ang tinira niya. Sa mga sumunod na segundo ay nakatikim siya ng pagbawi ni RDO na hampas o siko sa muka kaya nag-aamok ito sa referee. Sabi nga sa mga kasabihan ng mga matatanda, kapag marunong ka magbigay ay marunong ka dapat tumanggap.